Magandang araw po muli sa ating panibagong video, sa ating panibagong project. So ngayon naman po, gagawa tayo ng electric fan na 12 volts. Na siya po ay pagaganahin ng DC. So ating po mga materials na kailangan. So sa materials po na kailangan natin, kailangan po natin itong DC motor. Ito po ay 12 volts. Ang wattage po niya ay 15 watts. So medyo magaan lang po siya sa battery yung consumption niya. Ito din po, kailangan din po natin ang crimp connector na siya po yung magkoconnecta dito sa kanyang bronze connector. Yan po. At kailangan din po natin ang PWM. So ito po yung binili ko kasi siya po ay may fuse. Sakaling magkaroon ng problema, hindi po masisira yung ating motor. So nakalagay po dito yung power negative positive tsaka motor negative positive kung saan dyan po natin i-coconnect yung mga linya. Ganun din po kailangan natin ng DC connector. Ito po. So ito po magkoconnecta dun sa pinakansaksakan ng gagawing DC electric fan pupunta sa battery. So yun po, meron din po nakasulat dyan negative positive. Hindi rin po tayo malilito dyan. Kailangan din po natin itong electric fan. Masadya pong luma yung ating kailangan para hindi po nakakapang hinayang baklasin. Ito po ay binili ko lang sa junk shop. Sira na po siya as in kalawang po siya nung nabili ko. Tinanggal ko na po yung kanyang lumang motor na talagang hindi na po mapapakinabang. Sa sobrang katagalan nga lang po, nahirapan po akong baklasin siya. Hinahibangan ko pa po magpatulog para makaklas ito. Kailangan lang naman natin dito po. Ito pong kanyang sa front na aluminum tsaka ito sa likod. Kasi yun lang naman po yung hahawak doon sa ating DC motor. Yan, ganyan po pala yan. Ito po yung hahawak sa ating DC motor. So yun po, atin na pong simulan. So nakaready na rin po yung mga wiring niyan para ikakabit ko na lang po yung ating mga connector. So unahin po natin sa pagkakabit ng kanyang motor. Pwede na po siyang sa kamay lang muna. Mahalaga lang po ay makikita natin siya. Kailangan po isentro siya. Yun po kung makikita nyo tabingi. Isentro natin po yan. Sentro na po siya. Pwede na po natin siya hapitan. Malalay lang po paghapit, baka po masira. So yan, okay na po. Ano na siya sa loob? Hapit na. So hindi ko pa po siya talaga totally hapit-napit. Malalay lang po yung hapit dyan. Baka masira po yung ating motor. Sa wiring naman po tayo, so kailangan po natin itong crimp connector niya. Ito po ang ating sunod na ikakabit, ang kanyang crimp connector. Dito po, punta dun sa motor. Dito po pala sa ating project, hindi po tayo gagamit ng soldering. So, kaya-kaya po ninyo itong gawin. So, ipitan nyo po para hindi kumalas. Thank you.
Nakapit na po siya doon sa kanyang bronze motor. So ito naman po ang ating ikakabit, PWM controller. So una po natin ikakabit tayo sa motor. Mamaya pag tinesting na po natin, pagbaligtad yung ikot, pagbabalikta rin lang po natin ito. Tayo sa power. Positive, negative. Nakabit na po natin yung kunya connector sa motor at sa power. Ito doon po ikakabit ay ang DC connector. Papunta na sa battery po. Ang ilalagay ko po dito ay ang female. Tibay na po. Pwede na natin siyang saksak sa battery. Kakabit na lang po natin itong linya nito sa battery. Itong male. So dito ko po ikakabit yung male. Positive po yung red. Negative po yung black. Ikabit na natin yung kanyang mail. So, try na po natin. So, ito po. Atin na po siyang susubukan. Kinabit ko na po yung kanyang LSA. Hindi ko lang po muna nalagyan ng lock dito sa unahan. Pero hindi naman po yung tatalsik. Tatry lang po natin. So, ang off po niya, nadyan po siya sa position niya. Tapos, dito po yung palakas. So, i-off muna po natin. So, ito po ang patay niya. Yung position niya. Ito pong pagbuhay. So, yan po, naikot na siya. Yan po. So, yan po, tama po yung ikot niya. Malabas po. So, ito po para malaman natin. So, yan po, napapahid yung face mask. So, yan, tama po yung ating linya sa motor. So, hindi na po natin siya babaguhin. So yan, okay na po siya. Pwede na po natin itong i-fix. Pwede ko na po ikabit yung kanyang taklog. Ito po. Nalagyan ko na rin po yan ng butas para doon ko po i-screw ito. Kasi hindi ko po siya pwedeng ilagay dito sa loob. At sikip po kasi dito sa loob. So baka dito ko na lang po siya ilagay sa gilid. Yan po, nakaabang na po yung butas. Yan po. Hindi po po yan todo. So ito po yung todo niya. Pero baka tumalsik yung kanyang blade. Kasi wala pa po yung lock. Sinubukan lang po natin yan. So okay na po. Pwede ka na po yung isarado. Ito po ay tama-tama para sa kagaya ko na nagtitipid. So dahil mataas na nga po ang presyo ng gasolina ngayon. So sa ganito naman pong paraan ay tayo ay makatipid. Nagana naman po yung kanyang swing. Pero hindi po compatible yung bakal. So yan po nagano. Siguro gagawa ko pa po ng paraan yan para ma-connect ako siya dito. Para gumana yung kanyang swing. Hindi na po muna na natin pagaganahin yung swing. Ayan na po. Naikabit ko na po yung kanyang likuran. Naisafety ko na rin po yung ating PWM. So lalagyan ko pa rin po pala ito ng ano. Ng cover. So baka magkawa na lang po ng improvised na cover para safe yung ating PWM. Controller para sa mga nagtitipid po gaya ko. Sundan nyo lang po yung aking ginawa dito. Sa ganun din po, tayo ay nakabawas sa ating bills dahil ito po ay papaganahin na ng solar. Ibibigay ng kuryente po dito ay ang source sa ating battery. Ng kanyang source ay sa solar na naharvest po sa sunlight. So, yan lamang po. At kung meron po kayong mga comment, pwede po kayong mag-comment sa baba. Ulit ko po, hindi po ako professional. Ginawa ko po ito sa aking abot na makakaya dahil hindi po ako related sa ganitong larangan na electrician. Kung may mga napansin po kayo, pwede nyo po ako comment dyan para malaman ko po mga iba pa. So, yan lamang po at marami pong salamat. Pakisubscribe na lang din po sa aking munting channel.